Malaking pag-asa, makakalaya ka na. Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Noel, may diferensya ang baby natin. Ano? Sinabi sa akin ang doktor. May diferensya daw sa puso yung anak natin eh. Noel, natatakot ako. Kailangan mailabas kita agad dito kahit man sa matala lang. Kailangan kita mapatignan sa ibang espesyalista para meron tayo second opinion. Diba? Sabi nung doktor. Hey. Wala na pag-asa. Hindi ako naniniwala ang mahayaan ng Diyos na mangyari ito sa atin. Kasi gusto ko agad na makalabas ka dito kahit man sa matala lang. Ingatan mo yung sarili mo, buntis ka. Nililibang ko lang sarili ko, nalulungkot kasi ako eh. Pwes, hindi yan ang solusyon. Alagaan mo na lang yung baby mo at kami na ang bahala rito sa mga gawain mo. Para kasi ako mababaliw dito eh. Iniisip ko na paulit-ulit sinasabi sa akin ng doktor yung tungkol sa anak ko. Naku, Melanie, kung mahal mo yung anak mo, gagawin mo kung ano makakabuti sa kanya. Eh, pahinga ang kailangan mo, hindi lang ng katawan mo, pati na rin ang isip mo. Sige na, gawin mo na kahit para sa amin lang. Dahil napamahal ka na rin sa amin. Tsaka gusto rin namin makita na maayos mo mailuluwal yung anak mo. Sige na, Melanie. Pahinga ka na. Kami nang bahala dito. Salamat. Noel, relax ka lang. Attorney, ano? Hindi tayo napagbigyan. Hindi ba tayo pwede makiusap man lang? Lahat ng apelan na gawa ko. Pero sa kaso raw ni Melanie, hindi mo pagbibigyan ang request natin. Hindi ba pwedeng sub na lang? Huh? Ano sub? Sub, yung ako muna sa loob habang nagpapacheck up si Melanie. Uy, Moody, hindi ito basketball, ano? Alam ko naman eh. Hindi ko na kasi naman gagawin ko eh. Talaga naaawa na ako kay Melanie. Parang sobrang-sobrang itong malas na pinagdadaanan niya eh. Hindi ko na kaya to. So, Doc, ano lang update? 3 weeks na lang manganganak na si Melanie. Kamusta ang baby? Taliwas sa pagkaalam niya, ang baby ay very healthy. Good. Ayoko nagsakit yung bata. Lahat naka-ready na para sa panganganak niya. Saan tayo kukuha ng pamalit na patay na sanggol? Don't worry about it. Ako nang bahala doon. Madami akong koneksyon. Sulit naman pala ibabayad ko sa'yo eh. Of course! Ultimo isang sentimo ng 5 million sulit. Pwede ba kitang saluhan? Oo naman, Yaya. Kasalanan mo talaga magmahala kami ni Melanie. Huh? Bakit mo naman sabi yan? Tuwi na lang pagbibigyan namin ng pagmamahal namin sa isa't isa. Bakit? Parang lagi lang may masama nangyayari. Parang tumututol ang langit. Anak, wala akong nakikitang dahilan para tawagin mong kasalanan yun. Hindi kayo magkapatid. Pero bakit ganun? Palagi ang katumbas ay panganib sa buhay ng mga mahal namin sa... mahal namin ni Melanie. Alam mo, pagsubok lang yan.
magsubok niya. Di ba sabi nila, yun daw ginto, para maging puro, para maging makinang, kailangan dumaan sa pinakmainit na apoy. Noel, ganun kayo ni Melanie. Dumadaan kayo sa matinding pagsubok. Para sa bandang huli, walang kahit sino man o kahit na ano pa man ang makakapagpatipag sa inyo. Kasi sobrang na kayong patahan. Anak, dagdagan mo lang ang dasal. Irma? Carla? Beauty? Melanie? Sakit. Ano yan? Nangyari? Sakit? Masakit ang siya mo? Masakit ka? Umangangana ka na? Uy! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Ising po lang ka sa tayo, Melanie! Ayaw na! Ano? Ano gagawin natin? Sakit? Mayora, dali! Huwag mo yung pinto! Dahan na! Parang cesarean ka. Mukhang cesarean ito. Ano to? Oo. Pero hindi na ako maka-afford na mag-labor ka pa. Kailangan dalhin ka na sa ospital. Okay? Magdala ka ng isang gwardya. Opo. Ha? Okay? Yes, to. Thank you.
Hindi. Noel, si Melanie sa ospital. Kailangan ka doon. Mukhang emergency. Bis lang ako. Ko. Sabi po, ma'am, tatawagin ko sa doktora. Salamat. Melanie, ano, kamusta nang pakiramdam mo? Okay naman po. That's good. Talking baby ko, kamusta siya? I'm so sorry, but I have bad news. Patay mong iniluwa lang sanggol mo. Sabi niyo, Dok, nakita ko anak ko. Nanay ko pa nga na umiyak siya eh. Naka-anesthesia ka, Melanie. Ilusyon lang lahat na nakita at narinig mo. Dok, hindi. Hindi ho ako nag-iilusyon eh. Dok, ano ba? Nakita natin pareho yung anak ko. Umiiyak siya eh. Narinig ko nung dinuol ko siya. Magpahinga ka na. Ano ba yung sinasabi mo? Magpahinga ka na. You're still in state of shock. Hindi ako na siya shock. Alam ko yung nakita ko. Please, Melanie. Hindi makakabuti yung para sa'yo. Please, nasan yung anak ko? Ilabas niyo yung anak ko. Dok, please. Ano nangyari? Melanie, please. Magpahinga ka na. Dok, ano ba? You give me no choice, Melanie. Kailangan ko na tulis ka ng papakalma. Anak ko, nasaan? Please, Melanie, stop it. Dok, nakita ko. She was heavily sedated. Noel, narinig ko. Noel, makinig ka sa akin. Narinig ko yung anak natin. Narinig ko siya. Narinig ko siya umiyak. Iba ho yung mga narinig niya at nakita niya. Hindi, Dok. Hindi. Naka-anesthesia po siya. Noel, nakapili ka din naman ako. Please. 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 Parang ako nila. Please. Dok. Dok, please. Nakapili naman ako. I'm so sorry. Please. Nasa morgue na po. Tapos niyo na po. Hindi! Narinig ko! Narinig ko! I'm really sorry. Narinig ko! Noel! Noel! Hanapin mo yung anak natin! Noel! Noel! Hanapin mo! Hanapin mo! Hanapin mo!